tawag? Ano yun? Bokasyon? Meron po ba ako nun? Paano tinatawag ang isang tao? Tinatawag kaya ako ng Diyos? Alamin natin ang kasagutan sa Shepherd on Call by Reverend Father Joselyn San Jose. Magandang gabi po sa inyo, mga kabatang Minor TV. Narito po ulit tayo sa ating pong programa, ang Shepherd on Call. Muli, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa bokasyon, tungkol sa pagtawag ng Panginoon na pinagkakaloob sa mga pinipili niyang tao. No? Kung inyo po natatandaan sa mga nakalipas na pagkikita natin o pakikinig ninyo, na pag-usapan po natin yung kay Abraham, tawag ng Diyos kay Abraham mula sa aklat ng Genesis. At nung nakalipas po ay tungkol sa tawag ng Diyos kay Moises mula naman sa aklat ng Exodo. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay ang tawag ng Diyos kay Samuel. At yan po ang ating pagbubuhatan. Pero bago po tayo magpasimula muli, patuloy ng husto, ay magsisimula po tayo sa panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa inyo dahil muli narito kami upang makinig sa iyong salita, magnilay-nilay sa aming buhay, lalo na sa iyong tawag sa amin. Kahit mayroon kaming binibitiwan sa aming pagsunod sa iyo, patuloy ka pa rin may ibinibigay sa amin at ito'y higit pa sa mga naipagkakaloob namin sa iyo. Nawa po sa aming pagninilay at pag-aaral sa gabing ito, tunay na makita namin ang iyong pakikiisa sa amin sa aming buhay at marinig namin ang iyong tawag sa amin. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gaya po ng nakikita ninyo sa inyong mga monitors, ang tawag ng Diyos kay Samuel ay hango sa aklat na sa kanya rin nakapangalan mula po sa unang aklat ni Samuel. At hayaan po ninyong muli ay magsimula tayo sa pagbasa noon. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong yaon, bihira na rin marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang nagmamadaling araw na, siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kaniyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo.
magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Yan po yung kwento ni Samuel. At magandang tingnan po natin, sino ba si Samuel? Si Samuel po, pagka tinignan natin sa pag-aaral sa banal na kasulatan, meron po tayong makikitang dalawa na lumulutan tungkol sa kanya. Yung una po ay siya yung huling hukom at siya rin naman yung unang propeta ng Israel. Maya po, papaliwanag natin yung bagay na yan. Yung ikalawa naman po ay siya yung nagtalaga sa unang dalawang hari ng Israel. Kaya katangi-tangi po yan para kay Samuel. Tingnan po natin yan, sino po ba yung hukom ng Israel? Alam nyo, familiar po tayo ngayon kapag ang pinag-uusapan natin ay hukom. Ang nakikita natin ay yung hukom na nandun sa korte, yung mga husgado, no? Yung nandun sa municipal trial court, yung nandun sa regional trial court, nasa court of appeals, yung nandun sa Supreme Court. Sila po yung mga hukom sa panahon natin. Pero kapag tiningnan natin, meron din naman pong ganon sa panahon ni Samuel. Meron din pong mga hukom noon. At, pero kaibahan lang po, hindi lang po sila basta hukom na humahatol kung ano yung sino nasa katwiran, sino naayon sa batas, yung ginawa. Yung nagbibigay ng katarungan sa lahat batay sa umiiral na batas, hindi lamang po yun ginagawa ng mga hukom. Ginagawa po dati ng mga hukom, sila po'y namumuno sa bayan, sila rin po ay nangunguna sa digmaan kapag kinakailangan. Pero hindi po sila hinalal ng mga tao. Sila po ay tinawag ng Panginoon. Yun po'y makita natin doon sa mga kwento ng napakaraming hukom. Inyo po natatandaan, bago po dumating yung dalawang aklat ni Samuel, meron pong ang pangalan ng aklat ay mga hukom. At yun po yung pinag-uusapan natin doon. Ngayon, tingnan po natin, paano ba natin masasabi sino ba yung mga hukom na yan? So yung isa po na magandang makita natin ay ganito. O, tingnan muna natin ano ba yung mga uri ng pamahalaan na meron na umiiral sa mundo. Yung una po, ang tawag natin doon, democracy. No? Demokrasya. Kahalang-hango po yun sa salitang demos tsaka kratos ng Griego na ibig sabihin mamamayan at kapangyarihan. Kaya po pagka pinagsama natin, ang gusto sabihin sa atin, pinamumunuan ng pamayanan. Yan po ang pamahalaan natin sa Pilipinas. Kaya po meron tayong halalan. No? Kasi dapat yung mamamayan ang nasusunod. Kung kaya nga po kapag ka halalan, kung sino yung pinakamarami ang nagsabing iyon ang dapat nating pinuno, siya. No po? At ikalawa po ay yung oligarchy, no? Oligarkiya, na hango naman po yan doon sa dalawang salitaring Griego, yung oligos, na ibig sabihin ay kaunti, at arko, na ibig sabihin muli ay mamuno. Kaya ho, pagka pinagsama natin yon, ibig sabihin nun ay pinamumunuan ng iilan. Ibig sabihin yan, meron lamang pong ilang tao, pwedeng sila yung mga makapangyarihan, o mayayaman na sa maraming pagkakataon, sila talaga yung nasusunod. Sila'y nagdidikta. Kaya po, mga oligarch ang tawag sa kanila. No? Iilan lamang, no? Piling-pili at mabibilang natin. Ikatlo po naman, ang tawag natin doon, monarchy. Monarkiya. Hango naman sa salitang Griego, monos, ibig sabihin, isa, arko, mamuno,
pag pinagsama natin, pinamumunuan ng iisa. At yan po yung kilala natin pagka mayroong diktadorya, kapag ka po mayroong pinamumunuan ng hari o reyna. Bawa sa Inglaterra, naroon si Reyna Elizabeth. Diba? So yun po, ibig sabihin, yun po yung pinamumunuan ng iisa, ang kanila pong sistema ng pamahalaan, ang tawag natin monarkiya. Tapos po, yung kahuli-hulihan, ito siguro hindi natin ganong nakikita sa mga pag-aaral ngayon. Ang tawag po ron, theocracy. Ano po ibig sabihin nun? Yun po'y hango sa dalawang salitang Griyegong muli. Una, theos, ibig sabihin Diyos. Kratos, ibig sabihin kapangyarihan. Kaya po ibig sabihin yan, pinamumunuan ng Diyos. At yan po ang siyang uri ng pamahalaan ng mga Israelita, lalo na noong panahon ni Samuel. Sila po ay pinamumunuan lamang ng Diyos. Meron man pong namumuno sa kanilang tao, kahit na po sabihin natin no, si Moises ang siyang naging pinuno nila, pero yun po ay tinawag lamang ng Panginoon para pamunuan yung kanyang bayan. Kaya po, hindi po natin masasabi talaga na yung tao na yon ang namuno. At kapag kapatingan natin, yung mga hukom, ganun din ang ginagawa. At sila kadalasan tinatawag ng Panginoon kapag ka po merong mga mahihirap na pagkakataon sa buhay ng bayang Israel. Kaya po mahalaga na naroon yung mga hukom na tinatawag ng Panginoon. Marami po yung mga hukom kapag tiningnan natin o binasa natin yung aklat ng mga hukom. Hindi po yan uunti sa pito, no? Marami po sila. Pero po pagka tiningnan natin, meron po siguro tayong kilalang kilala na baka mamaya hindi rin natin alam na isa siya sa mga hukom. Yun po yung si Samson. Sino po si Samson? Di po ba? Kung inyo po natatandaan, yung isa po dun sa mga pagkakakilala sa kanya, yung meron siyang napakahabang buhok. Bakit? Kasi bata pa lang siya, sinabi na po kagad sa kanya, o nagpakita yung anghel dun sa mag-asawa, hindi magkaanak, tapos sinabi sa kanila, magkakaanak na sila, pero yung kanila magiging anak ay itatalaga sa Panginoon, kung kaya nga, hindi raw gugupitan yung buhok. Hindi gugupitin yung buhok ng bata. At lumaki si Samson, di talaga ginugupit yung buhok. At yun din ang siyang tanda ng kaniyang kalakasan. No? Kaya po, meron kayong mga makikita, si Samson pumapatay ng leon. Kaya niya yun. Kasi makapangyarihan siya, napakalakas ng katawan, ng kanyang kakayahan para gumawa ng mga bagay-bagay. Yun si Samson. Pero ano nangyari? Dumating yung pagkakataon, gaya ng makita ninyo sa inyong sa mga slides, makita ninyo, mayroong isang babae ngayon, yun ang ginamit ng kanilang kalaban. Nakakitin siya at nung siya ay natutulog, ay pinutulan siya ng buhok. Dahil doon, humina si Samson. Dahil sa siya ay mahina, nagawa siyang hulihin. At nung siya ay mahuli, dinukit pa yung kaniyang mga mata. Kaya ikalawang larawan, nakita ninyo, ay may takip na yung kanyang mata kasi siya ay bulag na. Tapos, yung bandang huli, inipon niya yung kanyang lakas nung siya ay ikinadena dun sa pagitan ng dalawang haligi. Inipon niya yung kanyang lakas, lakip ng kanyang panalangin sa Panginoon, para ipakita kung gano'ng kapangyarihan ng Panginoon at para rin pamalas na hindi kayang gapiin ng sino man ang kapangyarihan ng Panginoon. Ginagawa niyang pabagsakin yung mga haligi sa kanyang paligid. Diba? Yan si Samson, isa po siya sa mga hukom na atin pong kilalang kilala marahil maging nung bata pa tayo. Diba? So ngayon po, tingnan po natin ngayon, kung hukom si Samson at may mga pinag-usapan tayong mga hukom, ang atin pong tauhan na pinag-uusapan ngayon si Samuel, maging yung kanya pong pinaglingkuran ng pari,
ay tinuturing din ng marami sa kanilang panahon na mga hukom. At makita po natin yung kwento mismo ni Samuel doon sa mga aklat na sa kanya ring pangalan nakalagay, no? Kaya po sa Biblia natin, meron tayong una at ikalawang aklat ni Samuel. Kasi meron pong dalawang balumbon na iisa po yung siyang tauhan na pinakikita sa mga kwento. Ibig sabihin, nandun po sa mga aklat na to yung kwento ng buhay ni Samuel, no? Ngayon po, tingnan po natin. Kanina sinabi natin na si Samuel ang huling hukom at unang propeta ng Israel. Paano po nangyari yun? Ngayon, sabi ko sa inyo kanina, alam na natin kung ano yung hukom. Eh, nung panahon din ni Samuel o sa kanya pong pamumuno, ay humiling yung mga Israelita na magkaroon din sila ng hari. Alam niyo ang dahilan? Kasi po, noon pong panahon na si Samuel ay namumuno at matanda na rin siya, eh dapat sana ang papalit yung mga anak niya. Kaso, nakinikilala na rin po bilang mga hukom ng mga Israelita. Ha? Kaya lang po, yung kanila pong pamumuno ay hindi po kasing tulad ng kabanalan, kausayan at karunungan ni Samuel. Kaya inaayawan ng mga Israelita. Sabi nila, gumawa na lamang tayo, gumaya tayo sa mga bansa na nasa paligid natin, meron silang hari. Pinigil sila ng Panginoon kasi pinakita rin Samuel, tutol siya sa ganoong bagay. Sinabi na ng Panginoon, pag nagkaroon kayo ng hari, kukunin niyo inyong lupain, kukunin niyo inyong mga anak na lalaki na mahuhusay para gawing kawal, pero kahit anong sabihin na magbubuwis, pinilit pa rin ng mga Israelita, magkaroon sila ng hari. At ang sabi ng Panginoon kay Samuel, sundin mo kung ano ang gusto nila, hayaan natin magkaroon sila ng hari. Pero ang Panginoon ang pumili sa unang hari. At nung itinalaga na ang hari, natapos na ang pagiging hukom ni Samuel kasi hindi na po siya mamumuno sa bansang Israel kundi ang hari na itinalaga ng Panginoon para sa kanila. Sino ngayon yung itinalagang hari? Ang itinalaga pong hari ay si Saul. Siya po ang unang hari ng Israel at yung makikita natin dun sa ikasyam na kabanata ng unang aklat ni Samuel. Ayon nga po sa pagkakasalarawan ni Samuel dun sa kay Saul, sabi niya, itong si Saul, nung makita niya, ay napakataas. Ibig sabihin, hindi lang pala malakas, kundi talagang pagkatumayo siya, makikita ng lahat. Kaya nga, bagay nga naman na maging pinuno, kasi kahit sila'y pantay-pantay ang tinatapakan, halatang nakataas si Saul. Hindi dahil mayroon siya tinutuntung ang iba, kundi dahil sa kaniyang tangkad. At dahil na rin sa kaniyang lakas at siyempre dahil na rin sa kagustuhan o pagpili ng Panginoon sa kanya. Kaya nga lamang sa kaniyang pamumuno, meron na siyang mga naipanalong mga laban, mga digmaan, lumaki ulo. Kung kaya nga po sa bandang huli, kahit na ang siyang dapat na ginagawa ay mag-aalay muna ng mga bagay para po sa panalo nila sa digmaan, hindi po yung ginawa ni Saul. Hindi niya hinintay si Samuel na siya sanang mamumuno doon kung kaya nga't ito ay ikinaayaw ng Panginoon at sa bandang huli, siya po'y itinakwil ng Panginoon bilang hari. Kung kaya nga po't, gaya ng binanggit kanina, ang itinalaga ni Samuel ay hindi lamang ang unang hari kundi maging ang ikalawa. At ang pinili nga po niya bilang ikalawang hari ng Israel, ang pinili ng Panginoon, ay walang iba kundi si Haring David. Si Haring David naman po, kilalang kilala ng lahat. Siya po ang pinakadakilang hari ng Israel. Kung kaya nga po kahit sa bagong tipan, makikita natin lagi ang kaniyang pangalan.
No? Makikita naman natin yung pagtatalaga kay Haring David sa 16 na kabanata ng unang aklat ni Samuel. Makita natin dito kung kanina ang siyang pinili ng Panginoon, yung pinakamatikas, yung makisig, yung mataas, yung malakas. Dito pinakita niya kahit hindi iyon ang mga katangian ng isang tao, maaaring maging hari. Kung kaya nga po, ang nangyari noon, pinapunta niya si Samuel sa bahay ni Jesse, yun pong tatay ni David. Tapos may mga iniharap sa kanya ng mga anak dahil hinahanap niya kung sino ang itatalaga ng Panginoon, yung pinili ng Panginoon para mamuno bilang susunod na hari. Ngunit lahat ng mga ipinalabas o mga iniharap sa kanya ng ama na si Jesse, sabi niya, hindi ito ang pinili ng Panginoon. Kahit siya mismo sa kanyang pagkakita sa mga yon, sabi niya, malamang ito na yung hari. Kasi ganito, mataas, maganda pang ang katawan, bagay na bagay maging hari. Pero sinabi ng Panginoon, hindi yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, ako ang tinitingnan ko hindi panglabas ng katangian. Ang tinitingnan ko, puso. Puso. No? Kaya nga, sa bandang huli, sabi na lang Samuel, wala ka na ba ibang anak? Eh, sabi ni ama ni Jesse, meron pa ika, kaya lang na doon sa bukid, nagpapastol ng mga tupa. Eh, sabi, tawagin mo kasi hindi tayo magsisimula hanggang di siya dumarating. Kasi hindi naman nila sinabi muna na may itatalagang hari. Tapos nung dumating na itong si David, isang bata, pinakabata sa lahat ng magkakapatid, ay binuhusan siya ng langis. Ang ibig sabihin, siya ang itinatalaga ng Panginoon. At yung pagbubuhos po ng langis na yan, hindi lang po yan dati, kahit hanggang ngayon, yan ang siyang ginagawa na pagtatalaga sa sinumang tinatawag ng Panginoon. Kaya po, pag napansin natin, pag-ordinasyon ng mga pari, mayroong nilalagay na langis, binubuhusan, pinupunasan ng langis, ang palad ng mga pari. At kapag ka po yung isang tao naging obispo, yung langis na yan, ibinubuhos sa kanyang ulo, gaya po ng nakikita ninyo sa larawan na ginawa ni Samuel kay David. Ano po? So yan po, yun po yung kwento ni David. At pagka po tinignan natin sa pagpapatuloy, ngayon, kung yun yung mga nagawa ni Samuel sa kanyang pagtatalaga sa lahat bilang sa dalawa, kay Saul at kay David bilang hari, eh sino ba talaga yung si Samuel? Makikita po natin sa unang kabanata ng unang aklat ni Samuel ang panimula ng kanyang buhay. Nagsimula po yon, no, sa pamamagitan ng pagsasabi sa atin ng kwento ng kanyang mga magulang. Ano raw po nangyari? Mag-asawa po, meron daw pong isang lalaki, ang pangalan si Elkana. Meron siyang dalawang asawa. Oops, sa kanila pong panahon, pwede yon. Ano po? Kaya po, ang sabi sa atin, may dalawa siyang asawa, yung isa ang pangalan si Hannah, yung ikalawa po ay si Penina. Ngayon ito pong si Penina ay maraming anak, no? Ito naman pong si Hannah, bagamat siya yung mas mahal ni Elkanah, eh wala po siyang anak. Eh sa panahon po nila, ang lagi po nilang pananaw, kapag ka ikaw ay hindi nagkakaanak o kapag ikaw ay baog, ibig sabihin ikaw ay isinumpa ng Panginoon. Kung kaya't hindi ka namumunga, kung ikaw man ay puno at kung ikaw ay isang tao, hindi ka nag-aanak. Kung kaya nga po't malungkot na malungkot itong si Hannah, gustong-gusto niya magkaanak. Eh, ang nakasama pa ron, gaya nang nakita niyo sa larawan, itong si Penina na isa pang asawa pero mayroong mga anak, eh binubuli pa siya. Panahon pa lang po nila, mayroon na pong bully. No? Binubuli ni Penina ito si Hannah. Nilalait, hindi naman kasi nagkakaana. Kung kaya nga po itong si Hannah, kahit na po sabihin pa ng kanyang asawa, hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko para sa iyo? Hindi naman ako naghahanap ng anak. Ang mahalaga, kasama kita. Pero hindi po magawang sumayan ang lubusan itong si Hannah. Hanggang sa pagka sila ay nagpupunta taon-taon sa templo, ay yun ang kanyang ginagawa. Pumupunta roon,
muusal ng dalangin na sana pagkalooban siya ng anak. Nakita pa nga po siya noon pong paring si Eli na parang bumubulong-bulong, hindi naman naiintindihan ang kanya sinasabi, na hindi niya alam na ang hinihingi ni Hana ay nagdarasal siya at humingi ng anak. Eh, sabi pa ni Eli, bawal po rito lasing. Kasi akala, lasing siya. No? Kaya nga po, ang nangyari pa noon, eh, pinaliwanag ni Hana kung ano ang nangyayari sa kaniyang buhay, at sa bandang huli, sinabi rin ni Eli, sa susunod na taon, pagpunta mo rito, meron ka ng anak. No? At yun nga po yung nangyari. Kung kaya nga po, isinila ngayon itong batang si Samuel. Kaya nga po, si Samuel ay malinaw na bunga ng panalangin. Kaya nga po, doon rin natin maunawaan kung bakit ang kanyang pangalan ay naging Samuel. Sa wikang Hebreo, yan po ay maaring hango doon sa Shem HaElohim. Ibig po sabihin ay ngalan ng Panginoon na siyang tinawagan nitong si Hana, o kaya po ay Shema Elohim. Na ibig naman sabihin, dininig ng Panginoon. Dahil tunay naman po, dininig ng Panginoon ang panalangin nitong si Hana. Ano po? Kaya napakaganda po, simula pa lamang ng buhay, hindi pa siya isinisilang, ay nagsisimula na yung kaniyang kwento. No? Pinakikita kagad sa atin kung ano ang siyang makulay na buhay nitong si Samuel. Ayan po, pagpatuloy po natin. Pagkaraan po, nasabi po sa atin, pag pinagpatuloy natin yung pagbasa ng kwento ng buhay ni Samuel, makita po doon na sabi, pagkaraan nga ika na isang taon na nagkaroon ng anak itong si Hana. At tuwang-tuwa siya noon. Pero malinaw sa kanya yung kaniyang pinangako bago siya umalis sa templo. Pag ako nagkaanak, iaalay ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Kahit ang sabi po sa atin, pagkaraang mag-iwi yung bata, ibig sabihin nung maawat na raw, ang ginawa raw ay dinala na nitong si Hana, itong si Samuel doon sa templo at ipinagkatiwala na sa saserdote o sa paring si Eli. At yun po yung nakikita nyo dyan sa larawan. At yun po ay ginalang ng kanyang asawa si Elkana. Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang gusto lang ni Elkana, mapakita na mahal niya si Hana, may anak sila o wala. At sa bandang huli, si hinatid nila itong si Samuel at iniwan na doon sa templo. No? Sa pagpapatuloy po ng kwento, edi makita po natin, naglingkod si Samuel doon sa templo. O siya po talaga na ang gumagawa doon. At ang sabi nga po sa atin dyan, ganda nga po, no, pagka tinignan niyo po yung nakalagay dyan sa kasunod na slide natin, yung mula po sa ikalawang kabanata ng unang aklat ni Samuel, makita po doon sa 18 hanggang 21 talata, sinabi po sa atin dyan na taon-taon pagka nagpupunta sa templo itong mag-asawang Elkana at Hana, siyempre dinadalaw nila ngayon si Samuel dahil doon naglilingkod si Samuel. At ang ginagawa pa nitong si Hana, bago dumating yung panahon na sila ipupunta roon, pinaggagawa niya ng magandang balapal para may bagong damit na mula sa kanya, itong kanyang anak na inialay na niya sa Panginoon. Kaya po, makita po natin, nagkikita pa rin naman sila. No? Nga lamang, talagang hindi na niya makakasama sa kanyang sariling tahanan. Pero makita niyo po rito, maganda rito, kapag dumadalaw daw sila doon, merong ibinibigay si Hana sa kanyang anak na si Samuel, may ibinibigay din itong tupari na nangangalaga kay Samuel doon sa mag-asawa. At ano yon? Pinagpapala sila. Binibindisyon na. As in sabi, be, uniaalay ninyo ang inyong anak sa Panginoon, ay sana meron siyang ibigay pang ibang mga anak sa inyo. At alam niyo, nagkaroon pa ng 2 anak na lalaki itong mag-asawa at 3 anak na babae. Isipin niyo yun, isa binigay nila, pero 5 ang naging kapalit. No? Ganun po nangyayari kapag hindi maramot o hindi pinagdaramot ang anak sa Panginoon. Kaya po't makita po natin, ito yung kasunod, ang pagtawag ng Diyos kay Samuel
Yun po yung narinig nating pinahayag sa atin kanina dun sa pagbasa sa ating paninimula. At yun po ay matagpuan sa ikatlong kabanata ng unang aklat ni Samuel. Ano uli yung nangyari? Sinabi po sa atin na noon daw pong panahon na yon, natutulog na itong si Eli at si Samuel, magmamadaling araw na ay tumawag ang Panginoon kay Samuel. Tinawag yung pangalan niya. Tapos akala niya si Eli tumatawag kasi hindi naman niya kilala yung boses. Wala naman siya ibang iniisip na pwedeng tumawag sa kanya. Dadalawa lang silang tao doon. Kaya nga lumapit siya sa pare, ginising niya, sabi tinatawag niyo po ba ako? Sabi hindi. Nakadalawa, ganun ulit. Nung ikatlo, naisip na itong pare, Panginoon ang tumatawag dito. Kaya sinabi niya, pagka may tumawag uli sa'yo, si kapat na pagkakataon na bali yun, sabihin mo lang, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. At yun nga po yung nangyari. No? Maiksi lang, pero makulay po yung tawag na iyon ng Panginoon kay Samuel. Di po ba, pag tinignan natin, yun yung sinabi ni Samuel sa Panginoon, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Alam ninyo, yan po yung isa sa pinakamakulay na tagpo na mula po nung marinig ko o mabasa ko yung kwentong ito ni Samuel nung bata pa ako, tumatak po talaga sa akin. Isipin nyo, kahit kasing bata ni Samuel, tinatawag ng Panginoon. No? Kaya po, maganda tanong natin sa sarili natin, po kaya yung mga aral na makikita natin dito sa mga pinakita sa atin na tagpo ng buhay ni Samuel. Isa-isahin po natin. Yung una po ito, hindi agad nakikilala ni Samuel ang tinig ng Panginoon. Bakit po kaya? Bakit hindi nakilala ni Samuel ang tinig ng Panginoon? Simple po. Kasi po, yung pong panahon na yon, gaya po ng siyang sinabi rin sa atin dun sa palimula ng pagbasa, bihira na raw po yung pangitain ng panahon na yon. Hindi na nagpapakita, wala nang kinakausap ang Panginoon. At alam ninyo, yan po ay kamukhang kamukha ng panahon natin ngayon. Hindi naman po kasi yun dahil sa sabihin natin hindi talaga nagpapakita o ayaw magparamdam o ayaw magsalita ng Diyos sa atin. Problema kasi ngayon, wala na pong nakikinig sa Panginoon. Ginusto na po natin napakaingay ng mundo. Sa katunayan, ayaw na natin sa tahimik. Di po ba? Kaya nga minsan, pagka may mga napupunta sa mga tahimik na lugar, anong sasabihin? Ano ba naman ikayan? Nakakaisip dito, napakatahimik, no? Parang nakakatakot. Kung sa iba naman yon, parang nakakabato ika, no? Kaya ho, yan, tanong natin sa sarili natin, tayo ba sanay sa katahimikan? Tayo ba naglalagay tayo ng puwang sa Panginoon para siya magsalita sa atin? Tayo, kadalasan pag umaga, pag gising, ano kagad gagawin? Hawak ng cellphone. Ano yung message sa akin? O kaya naman, ano kaya yung maganda mag-surf, no? Maghanap ng ibang mga pwedeng paglibangan sa simula pa lamang ng araw yun, ha? At hanggang sa bago matulog, ano ang huling hawak? Telepono pa rin, no? O kaya kung hindi man, manonood ng TV, manonood ng movie sa internet, no? Alam niyo yung ibig ko sabihin, maglalaro, ayaw natin ng tahimik. Minsan nga, baka nga ho, isa pa tayo roon, nakakatulugan na natin, may headset sa ating mga tainga. Ayaw natin tahimik. No? Kung kaya nga po ang Diyos, hindi na po makapagsalita sa ating panahon. Hindi dahil sa hindi siya talaga nagsasalita, kundi dahil hindi na natin siya mapakinggan. Kaya nga ho, maganda tanong natin dun eh. Tama kayang itanong sa Diyos, ba't hindi ka na nagsasalita o ba't di mo na kami kinakausap? Baka kasi balik din sa atin, matagal na kitang tinatawag, matagal na kitang kinakausap,
ayaw mo lang akong pakinggan. Kasi mas gusto mo yung ibang ingay, mas gusto mong ibang boses, mas gusto mo ibang pinag-uusapan. Di po ba? Kamukhang-kamukha ng kwento natin, ang kwento ni Samuel. Tingnan po natin yung ikalawa. Kalawa, sabi po ay nanirahan si Samuel sa templo. Alam nyo, ito po yung pinaka-angkop na bagay kapag ang pinag-usapan po natin o nakwento, kapag pinag-usapan po natin ay yung mga nagsiseminaryo. Pansin nyo po, kailan po ba na narinig nung batang si Samuel yung tawag ng Panginoon? Narinig po yun nung naninirahan na siya dun sa templo kasama ng pari. Ano nga po ba nangyayari dito sa seminaryo kung saan po ako nakatalaga, nakadestino, at kung saan din po kami nangangalaga ng mga bata? Di po ba dito ay nakatira rin sila kasama yung mga pari, hinuhubog, tinuturuan ng mga pari. At yun po, tinuturuan sila hindi lamang po para maging pari, kundi tinuturuan din sila para maging madasalin, maging maalam, at maging mapandama doon sa pagpapahiwati sa mga tawag ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. No? Mahalaga po yun eh. Kumbaga po sa lupa, kinakailangan ihahanda muna para sa isa itatanim. Hindi po pwedeng basta tanim na lang. Ano po? Mahalaga po yun. Yung naninirahan tayo sa templo ng Panginoon. No, kaya minsan siguro sabihin natin pwede naman sa ibang lugar, ba't kinakailangan pa sa seminaryo? Kailangan po yun. Dahil dito po mas hinahasa yung pandinig ng isang tao para mas marinig niya ang Panginoon na tumatawag sa kanya. Ikatlo po, sinabi po sa atin, bata pa si Samuel nang iwan ng kaniyang mga magulang sa templo. Yung iba po sasabihin, bakit mag-iiwan pa? Bakit papapasukin pa sa minor seminary yung bata? Pwede naman pagkaraan na lang ng high school. Ito po yung sagot. Oh. Si Samuel nga bata pa lang, iniwan na rin sa templo. Bakit? Kasi kung siya ay talagang nakalaan para maglingkod sa Panginoon, lalo na po at iyo'y buong pusong iniaalay ng magulang, bay, yun po yung mas tama. At isipin nyo, si Samuel din, no, nagawa rin po niya na mawalay sa kanyang magulang at kinaya niya yon. Ganyan din po yung ibang magulang. Sabihin, Father, hindi ko po kaya na mawala yung anak ko sa akin. Yun pong mga magulang ni Samuel, kinaya nila yun. Mas mahalaga sa kanila yung mas dakilang layunin at mas dakilang gawain ng kanilang anak makapaglingkod sa Panginoon. Sinasabi ko nga po yun sa mga magulang ng mga bata na gustong pumasok dito sa seminaryo. Isipin niyo po, pagka kayo ginagawa niyo yan, ang iniaalay ninyo hindi lamang yung perang galing sa bulsa niyo. Ang iniaalay ninyo hindi lamang bulaklak na napipitas o nabibili sa tindahan. Ang iniaalay po ninyo ay walang iba kundi ang inyong sariling dugo at laman. Kung kaya nga po iyo'y katumbas ng pag-aalay ninyo ng inyong sarili. Kaya po yun, maganda. Maisip po ng mga magulang yon, ano, na sana kapag nagpaalam yung anak ninyo na gusto nila magpari, huwag ninyong pigilan, huwag ninyong harangan. Dahil ang tawag ng Panginoon, hindi po sa atin dapat nanggagaling at hindi rin po natin dapat hinahadlangan. Ikaapat po, sabi po sa atin, ito raw pong si Samuel, dinalang din ang kanyang mga magulang. Hindi naman po ibig sabihin na dinala natin yung isang tao doon sa seminaryo, eh bawal na po at kalimutan na habang buhay. Hindi po ganoon. No? Eh, ginagawa po, pagka inialay natin ang anak natin sa Panginoon,
Babe, po, pwede pa rin naman. Siyempre, may ugnayan pa rin po kayo bilang tao. Magulang pa rin niya kayo. Anak niyo pa rin siya. Kung kaya nga po, nagpapatuloy ang inyong pagmamahalan bilang isang mag-anak. At yun po yung laging narinig ko dun sa mga pamilya kung saan meron pong naging pari. Nag-isasabihin, kampante ika ako kasi alam ko lagi may nagdarasal sa akin. Kahit na hindi magpamisa, kahit na hindi na laging paalaala, laging lang nasa isip, yung anak ko, pari, yung anak ko, seminarista, tsak yun kapag sila nagdarasal, at madalas yung dasal nila, lagi nila akong isinasama sa kanilang dasal. Diba ba? Napakaganda po. Yung kasunod po ron ay sa templo, nakilala at narinig ni Samuel ang Diyos. At alam niyo, totoo po yan, di ba? Saan po ba niya narinig yon? Habang siya'y natutulog, dun sa templo, dun sa malapit sa kaban ng tipan. Kaya nga po't makita po natin, talagang angkop na angkop. Bakit? Dito sa loob ng seminaryo, dito po, mas napagninilayan ng bata yung kaniyang sariling buhay kung siya ba talaga ay para sa pagpapari o hindi. At yun po yung ganda ng buhay ng isang seminarista. No? Maganda po na nakikita niya kung ano ang siyang buhay na naaangkop para sa kanya at kung ano yung tawag na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. No? So, yun po yung ikalima. At nangyayari po yun kapag sila narito sa seminaryo. Kaya hindi ibig po sabihin, yung isang bata pumasok sa seminaryo, gusto na niya at magiging pari na siya. Yung isang bata kapag pumasok sa seminaryo, doon kanya pong pagninilayan, kanya pong titingnan yung kanya sarili kung siya nga ba ay bagay o nararapat sa pagpapari o kung siya ay tinatawag ng Panginoon at kung kaya niya ang buhay ng isang pari. No? Yung kasunod po nun, sabi po ay may ipinalit ng mga anak ang Diyos sa mga magulang ni Samuel. Ba't ko po ito gustong bigyan ng pansin? Kasi alam ninyo, minsan kapag ka po kami, meron kaming napupuntahan, tapos may mga maliit na batang lalaki, mga anak nila, o apo, o pamangkin, sasabihin namin, uy, baka gusto mong pumasok sa seminaryo, o kaya gusto mo bang magpari? No? Tapos minsan, kukontra yung mga matatanda, sasabihin, father naman, ayaw ko ikaw magpari anak ko. Ayaw daw yung ialay kasi mawawalan sila ng kasama. No? Ayaw nila na mawawala na sila, mawawalay na nahabang buhay yung kanilang anak sa Panginoon. Pero nakita natin yung sinabi sa atin, no? Isa yung ibinigay, meron namang ibang ipinalit at mas marami pa kaysa dun sa nawala. Na kung tutuusin, hindi rin naman nawalang lubusan kasi nakikita pa rin naman nila, nakakasama, nadadalaw, nakakausap. Ganon din po yung kwento ng mga buhay namin ng mga nagseminaryo. No? Kung inyo pong napapakinggan o nasusubaybayan din yung ibang mga programa dito sa Batang Mino TV, makita nyo po ron sa kwentuhan ng mga dating na naging seminarista at sa Brothers on Call na madalas po yung nababanggit. No? So, ano po yung sinasabi roon? Na ito pong mga dating naging seminarista, hindi lang po sila nagturingan bilang magkakaklase, nagturingan silang magkakapatid. At ang maganda po ron, dahil sila ay magkakapatid, yung mga magulang, ganun din. Magulang ng isa, magulang ng lahat. At totoo po yun, baon din po namin yun, kahit kami ngayon, mga pari na. Pagka po mayroong nagkakasakit, may namamatay, no? Nagpupunta po kami bilang pakikiramay. Hindi lamang dahil siya ay minsan ay nakasama namin sa paglalakbay sa buhay seminaryo, kundi dahil siya ay isa naming kapatid at ang kanyang kalungkutan, kalungkutan din namin. At kung siyempre, kung ano rin yung kasiyahan ng isang kapatid, ay nagiging kasiyahan din namin. Kaya po sana, huwag tayong maging maramot. No? So pagka ho, iningi ng Panginoon, tinawag ang inyong anak, huwag po ninyo siyang ipagdamot, bigay natin sa kanya
Dahil kapag ka po kayo nag-alay ng inyong anak sa Panginoon, hindi naman po kayo nawalan eh. Hindi po sinasabing kinakailangan eh pagpalitan kayo ng panibagong anak, no? Eh ganoon po 'yung nangyari. Halimbawa sa mga magulang ko po, no? Birthday po ng tatay ko bukas, no? Happy birthday, Daddy. At gusto ko po siyang batiin at pasalamatan, bakit din, no? Kaugnay po na ating pinag-uusapan tungkol sa buhay ni Samuel. Isipin niyo nga po 'yon. Bata lang rin po ako nung ako po'y inihatid nila dito sa seminaryo. At ako'y inialay nila sa Panginoon. At alam ninyo ngayon, kahit po hindi lang yung mga kaklase ko, kahit yung mga lugar na pinupuntahan ko, mas matanda pa sa kanila minsan ang tawag sa kanila nanay. Kasi father nila ako. No? Ibig sabihin, nung makilala nila ako, ginusto nila makilala yung magulang ko at ang tawag din sa kanila nang makita sila, nanay at tatay. No po? So, yun po. At kahuli-hulihan, na gusto ko po bigyan ng tuon sa ating pag-aaral sa buhay ni Samuel ay ito. Narinig ni Samuel ang tinig ng Panginoon dahil marunong siyang makinig. Ano po ba yung bili ni Eli kay Samuel? Ang sabihin mo ika, kapag ka narinig mo rin tinig, magsalita kayo, Panginoon, nakikinig ang iyong lingkod. Bakit din niya narinig yung tumatawag sa kanya na Samuel, Samuel, na tatlong ulit bago pa siya makatugon? Yun din yung dahilan nun. Dahil marunong siya makinig. At kailan po tayo nakakapakinig? Kapag may katahimikan. Diba? Siguro narinig na rin po yung kasabihan sa Ingles na sabi, in silence, in the silence of our hearts, God speaks. Totoo po yun. Sa katahimikan ng ating puso, ng ating kalooban, nagsasalita ang Panginoon. Alala ko po yun, yung huling episode ng Brothers on Call, na pag-usapan din po yung bagay na yun eh. Sa pinag-usapan nila, ano nga po ikayong tawag dun sa nangyayari pagka malapit na tayong matulog pagkatapos na yung second study period. Ang tawag namin doon ay sa salitang Latin, manium silentium. Ano ibig ko sabihin nun? Sasalin sa ating wika ay isang malaki o dakilang katahimikan. Ibig sabihin, wala na po dapat mag-uusap. At yun po, hanggang kinabukasan na po, hindi po pagising, hindi po pagkasupilyo, kundi yun po ay pagkaraan pa ng pagdarasal, pagkaraan pa ng misa, pagkaraan pa po ng agahan. Doon pa lamang po talaga po pwedeng magsalita ng para lang po magkwentuhan. Ano po? So, yun po, no? Marunong makinig. Kaya po dito, yung mga bata na tuturuan kung paano pong magnilay. At yun pong pagninilay na yon nagaganap sa katahimikan kung saan mas madali at mas masarap magdasal. Kaya nga po, yan po yung siyang mga aral na makikita natin sa buhay ni Samuel. Ngayon po, yun lamang naman po yung nais ko yung bahagi sa inyo. Kayo po ngayon, meron po ba kayong mga gustong linawin o gustong itanong? Kaya nga po, habang kayo po ay naghahanda ng inyong patanungan, kung mayroon man, ay narito po yung ating mga gustong batiin. Alright, magandang gabi ulit, Father Jojo. And unahin ko lang pong batiin yung ating mga nanonood from Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Valenzuela, si Miss Emerlyn Tabucol, Mark Benzon Dawisan, Luz Malabuyok Gonzalez, Cynthia Lynn Sedighi, Grace Bobby Aquino Anok, Sheena Anonuevo Cachuela, si Ann Liz at si Julius Francis Delica Olandes at si Miss Evelyn Celeste. Magandang gabi po dyan sa Valenzuela sa mga nanonood sa Our Lady of the Holy Rosary Parish. Father, before I read the other viewers na nagla-like, Father, meron kaming napag-usapan, may nagtanong sa amin. Actually, hindi pertaining naman dito sa discussion ninyo regarding vocation.
meron pong isang bata na na ngayon ay nasa Malolos. Siya daw po ay nagnanais pumasok sa seminaryo. Nung nag-exam siya, maaaring hindi pa ito yung panahon, hindi pa ito yung time para siya ay pumasok sa loob ng seminaryo. Kumbaga, hindi pa siya pinapalad na tawagin. Father, nabanggit namin ni Alan kahapon, hindi ko lang alam kung mali o tama ang aming na-advise. Kasi unang beses pa lang naman siya nag-try. And there are also other types of priestly vocation, yung tinatawag nating mga relihiyoso, mga nasa monasteryo. Paano po daw malalaman kung saan siya dapat tumugon, sa pagpasok sa giginto o pagpasok sa ano ba yung monasteryo de Tarlac nga inabanggit niya eh. Saan siya dapat tumugon? Saan siya dapat pumunta? Siguro Father, before I give you back the pag-isipan niyo po yung sagot, papatuloy lang tayong bumati sa mga taga pandiosesis na dambana ng parokya Sagrado Corazon de Jesus. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kay Mr. Ed Balilin, Dennis Baranda, Josie Bernabe, Girly de Guzman, at kay Miss Emelita Buen Suceso. Tapos, ito po, sa ating Malolos Cathedral page. Marami-rami po itong bumati sa inyo, Father. Si Miss Shane Garcia Pineda, good evening daw po. Kasama sila Roy Brian Cruz, Chriseline Sabado, Rosel Alvaran Cruz, Johnny Canutal, Derder Guevara, Esther Lucas, Lane Patdu, CJ Geronimo, Virgin Solis, Connie Bernardo, Christy Valdez Marilu, si Gladi Manuel, Ify Sarmiento, Yuli Anthony Jumaani, Arnold De Los Reyes, si Miss Ketli Tontis. Yan, Father. Alan, meron ka pa bang babatiin on your end before we ask Father to give us the answer doon sa tanong nung nagtanong sa ating kagabi? Oh, all right. Last page po sa ating nagpatuloy na sumusumaybay sa Sacra Fam dyan sa Giginto. Binabati po namin si Miss Verly Solano, Marita Cruz De Leon, Marcia Banag, Jesly Buena Blanza, Tintin De Castro, and Teresita Mendoza, at si Ma'am Cecilia Atieja Flores. And Father, sabi ni Miss Marita Cruz De Leon, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig ang inyong lingkod. Alright. Maraming salamat po sa panonood, at ibabalik ko po kay Father para sagutin yung tanong na ipinost nung taga Malolos kahapon. Father. Okay. So, tama po yun. Magkakaiba po yung tawag ng Panginoon sa atin, no? Pero, kailangan po, makita rin po natin, hindi naman po ibig sabihin nun eh, iba kagad yung tawag, no? Alam nyo, minsan, inihahanda lamang din tayo ng Panginoon, no? Hindi lang naman po iisa yung kwento ng ibang mga tao na nagsabing sa una na nasubok nila, hindi sila pumasa. Kung tutusin, meron na akong personal na kilala na isang pari na ngayon na dati po ay sumubok, tapos hindi natanggap, sumubok ulit, natanggap na, no? Eh pero ngayon pari na. Ngayon ang pag-uusapan po natin kung saan ba siya dapat na pumapasok, eh maganda po muna tanong natin, nagawa na ba natin yung lahat ng paraan muna? Kasi po baka mamaya sinusubok lang rin tayo ng Panginoon kung talagang gusto natin. No? Lagi ko po binabanggit yun sa iba minsan eh. Alam nyo yun? Tayo, pag may sinabi tayo, gusto ko yan. Pero kinabukasan, kasi nayaya lang naman tayo o nagaya lang tayo sa iba, iba na uli gusto natin. Pero pagka po, lalo na pag may kumontra sa atin, pero pinakita natin gusto pa rin natin, doon po natin talaga masasabi, gusto natin maging pari. Oh, lalo na po kapag ka po,
Yung isa ko nga pong naging kaklase, no, naging kasama, naging pare, lumabas pa nga ng seminaryo. Tapos, magkaraan ng ilang taon, bumalik sa seminaryo. Kahit na sabi niya dati nung paglabas niya, hindi siya para sa pagpapari, hindi na siya babalik. Pero bumalik kasi talagang hindi rin niya makita yung kaligayahan doon sa buhay sa labas. Saan papasok? Kung gugusto niya, iniisip po natin, monasteryo, religyoso, hindi naman po kinakailangan yun ng daglian eh. No? Ano po ibig ko sabihin doon? Pagka kayo pumasok doon, hindi na may ibig sabihin, hindi na kayo uuwi. Lahat po, kahit po dito sa seminaryo, dito sa Giginto, hindi naman po yun agad na kapag nagpunta ka, wala nang uwian eh. Siyempre, papasyal-pasyal ka muna. Sa susunod, makikisama ka muna sa mga dasal-dasal nila at sa iba pang ginagawa. No? Meron naman pong ganun. Para po masubukan natin, masilip natin kung kaya ba natin talaga yung buhay nila. Lalo na po kung papasukan natin ay buhay religyoso. Papasok kayo sa monasteryo, kaya papasok kayo sa isang orden na kagaya po ng mga Dominicano, Franciscano, mga Agustino. So bakit po? Kasi meron po yung charism, yun po yung tawag nila doon. No? Yung pong uri ng pamumuhay nila. Ibig sabihin, limawa, pagka ikaw gusto mo, naglilingkod sa mga mahihirap, no? At nabubuhay ka rin bilang mahirap, eh, sa Franciscano ka, ang gusto mo yung mga nagtuturo, doon ka nangangaral, doon ka sa mga Dominicano. Ibig po sabihin, pasisilip sa inyo kung ano yung buhay ng mga nandoon, ng mga kasapi. Itawag natin din doon, search in. No? So ibig sabihin, titingnan ninyo, si search, hahanapin, pero nandun kayo sa loob para makita ninyo kung yung hinahanap ninyo, makikita nyo nga doon sa loob. No? So ibig sabihin, hindi po, wala pong pangkalahatang pamantayan kung saan kayo papasok. Ang kailangan po, kayo mismo, damhin ninyo sa inyong puso saan kayo tinatawag ng Panginoon. Kasi kahit na po kung sino man ang magsabi sa inyo, magulang nyo man, kahit sabihin man po yan ang isang kasama ninyo, o kahit po yung ano yung sinabi ko sa inyo, halimbawa ngayon, sinagot ko kayo, sabihin ko magmonasteryo ka. Eh, hindi naman po yun yung siyang talagang masasabi nating maaari makapagpasaya sa atin eh. Tayo rin po yung magsasabi noon kung yun yung nasubukan natin, natikman natin, tapos nasihan tayo. Ibig sabihin, doon kayo tinatawag ng Panginoon. Yun po. Alright. And Father, maraming salamat sa sagot. At siguradong nakikinig yung batang yun. Kung hindi man, panoorin mo sa replay or magtanong ka uli sa amin at tutulungan ka ng ibabahagi namin sa inyo kung ano yung sinagot ni Father Jojo. At sa mga nanonood, hanggang sa muli, huwag po kayong magsasawa tuwing unang Sabado ng buwan ang segment ni Father Joseline na Shepherd on Call. At Father, we would like to ask you, sa siguro po pwede nyo nang ibgawad ang inyong pagbasbas para sa ating mga nanonood. Okay po. So bago po ako tuloy magwakas, ay nais ko lang po muli na ipanganyaya sa inyo na sana po ay suportahan po ninyo yung aming mga pagsisikap para po higit na makahikayat ng bukasyon, lalo na po sa pagpapari, sa pagpasok dito sa seminaryo. Sana po ay pakipasok ninyo yung inyong mga YouTube, tapos po ay syempre, sabihin na nakalagin kayo sa YouTube. Hindi yung basta lamang binuksan yung YouTube tapos isesearch. No, pakilagin po kayo, tapos pakihanap po sa YouTube yung Batang Minor TV, pakiclick po yung subscribe. Bakit? Para po mayat maya natatanggap nyo na yung notifications namin at mapapanood ninyo po ron yung mga na natapos ng episodes ng maraming mga segments na aming inihahandog para sa inyo. No? So, yun po yung una. Kalawa po ay
paki-like po, kung kayo naman po ay ma-Facebook, paki-like po yung Immaculate Conception Seminary page, no? Kung saan po makita naman natin yung maraming mga gawain namin dito sa seminaryo, yung mga okasyon na pinagdiriwang at yung mga ginagawa ng mga bata. Tsaka po pagka may mga pabatid, dyan po yan lumalabas. At meron din pong page yung Batang Minor TV sa Facebook kung saan po nagagawa natin ngayon yung mga live natin. No, so paki-like niyo rin po, no, at check po 'yon ay marami tayong matututunan, no. Tapos po inanyayan po kayo, bisitahin niyo po kami dito sa Immaculate Conception Seminary sa Tabig, Iginto, Bulacan. At nang makita niyo rin po na pagka naman po ako narito o yung mga kasama ko rin pong pari, maaari naman po kayong tanggapin at maaari rin po kayong ipasyal para makita ninyo, kahit wala po muna yung mga bata ngayon dahil nga po sa pandemya, kung ano yung buhay nila kapag sila ay narito. No? At muli po, huwag niyo pong kalilimutan yung ating Shepherd on Call, gaya pong sinabi ni Brother Pip, every first Saturday of the month. No? Pagbati po at pasasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa atin. Malolos Cathedral, ang Sacra Family, Holy Family Parish ng Violeta, yung Our Lady of the Holy Rosary Parish sa Valenzuela, sa Maysan po yun, yung pong Santa Rita de Casia Parish sa Angat, at yung pong Sacred Heart Shrine, yung Diocesan Shrine and Parish doon sa Cruz na Daan sa San Rafael po iyan. No po? At gaya po ng binanggit ko, salamat po sa lahat ng mga magulang na nag-alay ng kanilang mga anak para sa Panginoon. Lalo na po yung mga magulang ng mga seminarista namin dito ngayon sa Minor Seminary. Sa isang natatanging paraan, maraming salamat po muli sa aking mga magulang. At lalo na po kay Daddy na nagdiriwang ng kanyang karawan bukas. No po? So, yun lamang po. At maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod po nating pagkikita. Pawakasan po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa anumang pagkakataon, panahon ng aming buhay, tinatawag mo kami. Si Samuel, kahit po siya ay nahihimbing, kahit sa kalagitnaan ng gabi, siya po ay yung tinawag. Kami, sa anuman po naming ginagawa, natutulog man o gising, kami po ay yung tinawag upang makapakinig sa iyo, matuto sa iyo, at makapaglingkod sa iyong simbahan sa abot ng aming makakaya. Mayroon man po kaming asawa o wala, mayroon man pong mga pamilya, mayroon man pong ibang mga pinagkakaabalahan na hanap buhay, at lalo na po yung mga lingkod ng Panginoon, lahat kami tinawag mo. At sana po mas marami pa ang tumugon sa iyong pagtawag, at mangyayari po yon kapag mas marami ang nagmahal sa katahimikan, sa kalooban, at kapag mas marami rin ang nakinig sa iyo, sana tulad ni Samuel, marami po ang siyang tumugon ng gaya ng kanyang tugon sa iyong tawag. Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig ang inyong lingkod. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal at butihing Diyos, Ma at Anak at Espiritu Santo. Amen. Uli po sa susunod nating pagkikita, dito po sa ating Batang Minor TV, kita-kita po tayo, Shepherd on Call. Thank you.
If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.